Okay, magandang umaga sa inyo mga buddy. Siguro umaga na dyan kapag napanood nyo itong ating mabilis na reaction video na to. So kanina, after natin na makagawa ng isang video tungkol nga doon sa OFW, yung Real Talk. So nagtingin-tingin tayo dito sa ating Facebook page at saka dito sa ating Facebook account. At ito yung ating nakita. Okay, ipapanood ko sa inyo ha. Ito. So sumusubaybay din tayo dito kay ano, kay Crisette Laureta Chu. So ito ay isang vlogger din. At may ipinost siya. So ito 20 minutes ago. Good night to all the 1,700 islands of the Philippines. Take care. Teka. 1,700 islands lang ba ang Pilipinas? Ha? Parang mali ata dito si Crisette Laureta Chu. Eh, itong si Crisette Laureta Chu, alam ko, ano to eh. Matalino to. Totoo ba ito? O baka nagkamali lang siya ng ano? Or typo error? Teka. I-search natin ah. O, sabi niya, oh, good night to all the 1,700 islands of the Philippines. Tapos may tumawa. So, kung babasahin natin yung comment, tingnan natin kung ano meron sa comment. And to all Indian rupee in Saudi Arabia. Teka, parang hindi siya yung nagsabi nito. O baka may pinatatamaan siya mga buddy. Okay, search natin. 1,700 islands. Oh, yun, may lumabas, Lenny. Oh. Tingnan natin. My God, I hate drugs. Lenny was asked how many islands in the Philippines archipelago. She answered 1,700. Really? Teka, may video ba ito? Tingnan natin nga kung may video na lalabas. Wala naman. Search natin. Ah, ito. Teka. Panoodin natin ah. Pero... Teka, panoodin natin mga buddy. Pero mukhang hindi na to updated itong video na to. Wala bang nakalagay na date? Kasi ano siya eh, DZMM, pero kahapon lang siya ipinost dito sa first na Facebook page. Okay, panoodin na natin ha, para malaman natin kung ano ba itong sinasabing ito ni ano ni ito, nasaan ba 'yon? No. Ni Crisette. Panoodin natin. Okay, magkano ang minimum na pasahe sa jeepney sa Metro Manila, ma'am? Naku, hindi ko na alam ngayon. Pass! So, medyo bata pa dito sila. Ibig sabihin, ano pa lang to? 2016, right? Tatakbo pa lang siya na VP. Ano nga yung tanong? Magkano ang minimum na pasahe sa jeepney sa Metro Manila, ma'am? Naku, hindi ko na alam ngayon. Pass! Ano ka bagong wage order nilabas sa National Wages and Productivity Commission simula ng December 25? Magkano ang minimum wage rate sa Bicol Region para sa mga non-agriculture establishment workers? Ako, hindi na ako. Okay. Alam ko yung Metro Manila, 428 eh. Yung Bicol, hindi na. Dapat updated si ano si Madam Lenny. Diba? Paliwalag lang ako, hindi ako gumawa nito ha. Kung si Pangulo, hindi ako, wala pinalaman dito. Kung si Pangulong Manuel Quezon ay makikita sa 20 peso bill, sino naman ang oh Pangulong naka-imprenta sa 50? Sino ba sa 50? Kung Luzon ang pinakamalaking isla sa bansa. Ito. Ulitin natin. Ang pinakamalaking isla sa bansa, ilang isla ang bumubuo sa Philippine Archipelago? Okay, ang tanong. Kung Luzon ang pinakamalaking isla sa bansa, ilang isla ang bumubuo sa Philippine Archipelago? 1,700. Really? Sila ni ba talaga nagsalita nito? Kung Luzon ang pinakamalaking isla sa bansa, ilang isla ang bumubuo sa Philippine Archipelago? 1,700. Teka. Napag-google tuloy tayo ah. Oh. How many islands? Ayan, in the Philippines. 1,700? 7,000 naman to ah. Oh. Hindi ba yung eksakto nga ay 7,107?
Pero itong sinabi ni Lenny... Kung Luzon ang pinakamalaking isla sa bansa, ilang isla ang bumubuo sa Philippine Archipelago? 1,700. Ang aking ama ay nagtatrabaho sa Saudi kung saan ay meron tinatayang... Wala akong kinalaman dito, Sir Mirko. Ano po ba ang tawag sa pera o currency ng Saudi Arabia? Rupiya? Tama ba? Oh, para sa kalaman ng lahat, Saudi Arabia currency. Anong tawag? Ayan po, Madam Lenny, Saudi Riyal po. Ang tawag sa currency ng Saudi Arabia. So, ang rupi ay sa India. Napamura tuloy ito si Maroas. At saka yung kaninang tanong, ano yun? Kung sinong tao yung nakalagay sa 50 pesos ba yun? Si Sergio Osmeña. Bakit ngayon nandito nag-trending? Kinauso na naman itong si Crisit. Good night to all the 1,700 islands of the Philippines. Akala ko pa naman, itong si Madam Crisit ang nagkamali. Yung pala. Nako. Trending na naman si ano si Madam Lenny. Ano ba naman tong mga pinagsasagot ni Madam Lenny? Parang hindi updated sa mga current events or yung kahit sa history man lang. Siguro naman matagal na siya nakakahawak na 50 pesos o baka naman hindi siya nakakahawak na 50 pesos at ang alam lang niya ay yung 500 pesos na kung saan nandoon si Cory tsaka itong si Ninoy. Ayan, na-curious tuloy tayo mga buddy. Ang akala natin, ang nagkamali ay itong si Madam Crisette Laureta Chu. So ito pala ngayon ang kumakalat sa social media na yung 1,700. Kaya nga kapag sinerge natin dito, ang lalabas ay itong si BP Lenny. Yung pala yon, yung palang video na yon. Ayan, katulad dito. Ito. Okay, so hanggang dyan na lang. Natawa lang tayo dito sa post na ito ni Madam Crisette. Naukat na naman tuloy yung lumang video na yon na kung saan ay si Madam Lenny Robredo ang in-interview pala at siya pala ang sumagot na ang Pilipinas ay may 1,700 na isla.